Thank you. All right. Ha? Magpatalo siya. Magpatalo ka daw. Try ko. Ha? Na-try ko. Na-try mo magpatalo. Okay. Na-try niya magpatalo. Subukan mo at hindi ka magpatalo. Kailangan ko eh. Mas kailangan ko. Lumalaki yung mga bata. Sige, usapin mo. Ikaw na makipag-usap. Sige. O, buntis ang sister ko. Malapit kabuanan na niya. Di ba, Vong? Oh. Oh. Oh, eh, yung kapitbahay namin, buntis din. Oh. Sa akin umaasa. Wala akong parents dito. Oh. Wala ka? Parents. Wala akong parents dito. Nag-iisa ako dito. Nako, parehas naman tayo eh. Wala, nag-iisa lang ako. Eh, taga dito ka naman eh. So may family ka dito. Ako wala. Ay, hindi. Hindi ako taga rito. Ibang planeta. Okay! Eto, sigat na sigat, mga kapamilya. Alam niyo ba, nung una lumabas to dito ng Pukyaw, napaka-stand SRO ang show niya sa Metro Bar. Ganun katindi, tama ba yan? Apo, salamat. Nagpapasalamat ako sa Wawawi. Wow, talaga. Ayan. Ano ka ngayon? Hindi ka Pukyaw. Ano ka ngayon? Aspu. Aspu na may nararamdaman pa rin. Ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ah, ito, maganda. Uh-huh. Alam nyo, hindi nyo napapansin. Si Puho, ni dinadala to eh. Puho, ito na, sabihin mo sa kanila. Ito na pagkakataon, Puho. Dapat nga maging masaya ako, alam mo yun. Kasi, may kinuwento ko sa inyong yung sa boyfriend ko. Magkabali ka na kami. Naging ano siya? Naging mas sweet. Naging... Nakakahiya eh. Ang dami niyang... Alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbago na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakatawa kasi matulungin na siya. Katunay nga siya yung magbubomba. Alam mo yun? Pero ako yung magbubuhat ng mga ano. Pero okay lang naman yun kasi... Love you too, pare. Masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beefsteak na siya. Barbecue stick nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa. Mahirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko, mga alam mo na yan, mga katrabaho ko na eh, magnanakaw nga siya. Kasi yung una, inisip ko na yung ref na misplaced lang, pero hindi eh. Nawala na yung TV. Nawala yung aircon, electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yun kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay, lang sa kapwa, sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, eh, nakuha niya lahat. Hindi ko naman makuhang umangal kasi valid, kasi may DTI representative.
At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nag-iwalay na tayo. Ulit. Ah, hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya, okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Baklala rin ang loko. Boom! Ladies and gentlemen! Ibang klase to! You're the man! Pa-plug wow. Lang ako. Pero bago ako lahat, akong sasabi sa inyo, abangan nyo po, anong araw ka muna sa punchline? Sa punchline po, every Tuesday. Sa laughline po, Monday, Wednesday, Saturday. Sa Metro Bar po, Friday. Wow, ganun katindi. CFC subscribers, panoodin nyo to. Lahat ng mga problema nyo, pag pinanood nyo to, madadagdagan sa saya. May show po ulit ako sa February.